Hello mga kasalon, magugupit tayo ng pixie cut pero likod lang ang gagawin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano maggupit ng pixie cut sa likod lang. Yan. So, ito yung outcome ng ginupit ko. So, ipapakita ko sa inyo yung step by step. So, ito yung sectioning ko. Yan, nag-i-start lagi ako sa likod. So, pansinin nyo, ang ginagamit ko pang kuha ay gunting at suklay. Hindi ko kasi pwedeng hawakan yan kasi masyadong maiksi. Yan. So, i-close natin yung gunting. Saka natin itaas. Tapos, hawakan naman ng suklay. Pansinin nyo mga kasalon yung paghawak ko ng gunting at saka suklay. Yan. So, pataas yung pagsusuklay ko. Para kapag ginupitan ko, pa-layered siya. So, hindi siya hagdan-hagdan, kundi pa-layered. So, ganyan lang ang mag-gugupit na pa-layered sa likod. Yan. Mahihirapan tayo humawak kapag kamay at gunting ang ginagamit natin. Kaya, mas maganda kung ang gagamitin natin ay gunting at suklay. At saka, ang paghahatak medyo pataas. Hindi pwedeng pantay yung pagkuha natin ng hair. Kasi, pantay ang lalabas. So, ganyan lang mga kasalon. Ayan. Pataas lang yung paghatak natin ng gunting at suklay. At saka pansinin nyo yung gunting at suklay ko. Ayan, magka-partner sila. Ibig sabihin, hindi nauuna yung gunting. Okay? O di kayo nauuna yung suklay. So, ginagamitan naman natin ng razor para linisan natin. Kasi mahirap na gupitin pagka sobrang nipis. Ayan, so ito na ang ginagamit ko panlinis para pati yung mga maliliit na buhok sa likod ay matatanggal natin. Okay, ngayon, second sectioning na tayo. Ayan, ganun pa rin ang paggugupit natin, pa-layered. Pansinin nyo yung paghawak ko ng buhok. Medyo pa-slant siya ng konti. Okay, so gunting kamay ko at gunting na ang ginagamit ko. Hinahawakan na natin kasi pataas na siya. Hindi na natin kayang gamitin ang gunting at suklay lang. Yan. So, kailangan hawakan natin para makuha natin yung ating guide. Okay, mga kasalon, ganyan lang siya. Yan. Lagi tayo gumagawa ng guide sa baba, tapos pataas. So, kung nag-i-start tayo sa baba, half inch ang tinanggal natin, habang pataas, palaki o pahabaan ang pahaba yung ating ginugupitan. Basta mag-i-start tayo lagi sa baba. Depende sa haba na gusto natin iksian. So, dapat meron tayong goal. Ayan. Ito na mga kasalon yung ating finished product. Ito na yung outcome ng ating gupit. Likod lang ang pinapakita ko sa inyo mga kasalon na kasi gagawin ko pa yung side. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano maggupit sa side.